everyone! Welcome to Doctors on TV. I'm Dr. Sarah Barba-Cabodil. And ako, isa na naman pong interesting topic ang inihanda namin para sa inyo. This is very common po, lalo na tayo po, Philippines ay isang developing country. No? But ako, before we proceed to that, I would like to invite everyone to please like our FB page, Doctors on TV. And don't forget to subscribe to the YouTube channel of Doctors on TV. And remember to hit the bell para updated kayo sa medical information and healthcare tips. You can also watch us through the YouTube channel of UNTV News and Rescue. And in today's episode, pag-uusapan po natin ang isa sa deadliest infectious killers sa buong mundo, ang tuberculosis o TB. Globally, over 4,000 people lose their lives to TB and close to 30,000 people fall ill with TB every single day. Ganyan po ka-infectious itong tuberculosis, mga kasambahay. But remember, tuberculosis is curable and preventable. The world was already achieving steady progress in tackling tuberculosis, with a 14% drop in deaths between 2015 and 2019. But the pandemic disrupted the provision of and access to essential tuberculosis services. As a result, TB deaths have increased for the first time in a decade. Keep watching to learn what it takes to cure tuberculosis and how to save yourself from this leading infectious killer. Our guest today is Dr. Krystle Bliss Fetalvero. She is a general physician and serves as a medical officer for research at Angelo King Medical Research Center at the De La Salle Health and Science Institute in Cavite. She is currently involved in various clinical trials related to tuberculosis preventive therapies and COVID-19 treatment. Dr. Fetalvero's future projects center on TB treatment regimens and viral diseases vaccines. Fond of learning, she currently pursues a degree in family and community medicine at the Calamba Medical Center. Welcome to Doctors on TV, Dr. Krystle Bliss Fetalvero. Hi, Doc Bugs. Ayan. Welcome to Doctors on TV. Hi, hello po. Good day po. Okay. And Doktor, natatawagin kita Doc Bugs na ha, dyan kakilala, di ba? Yes. Okay, thank you at pinaulanakan mo kami ngayong araw. No? Marami po tayong matutulungan sa ating pag-uusapan ngayon dahil naku, alam natin this is very common dito sa atin sa Pilipinas, hindi po ba, Doktora? Yes, oo. Very common siya since yun nga, nabanggit mo kanina, isa tayo sa mga developing country. Kaya very common yung tuberculosis dito sa ating bansa. Ayan, okay. And ito nga po, no, bilang panimulang tanong, ano po, how does tuberculosis begin, Doktora? So, yung tuberculosis, nung nagsisimula siya sa paglanghap ng hangin ng isang tao, tapos yung nalanghap niyang hangin, merong particles na may mikrobyo ng TB. So, yun yung nagiging panimula o yun yung simula kung paano nagkakaroon ng tuberculosis sa pagkakalanghap ng mikrobyo na tinatawag natin na mycobacterium tuberculosis. Pero ito, Doktora, no, 'di ba kasi 'di ba napag-usapan niya natin kanina, very common po ito dito sa Pilipinas, no. Lahat po ba nang may TB ay talagang may sintomas o meron pong may mga naglalakad na makasama tayo na may TB pala, pero hindi naman sila parang may sakit o kaya eh wala, asymptomatic po, walang nakikitang senyales o wala pong nararamdaman at all. May mga ganon. So yung mga ganon, syempre hindi lahat ng nagkakaroon ng TB lumalabas yung kanilang sintomas, no. Hindi lahat ng nagkakasakit ay nagkakaroon din ng sintomas. Kapag maganda yung ating immune system, kayang labanan at i-contain yung mikrobyo ng TB na mga cells na nagdesenyo para lumaban sa mga impeksyon sa katawan. Ang mga tao na nahawa ng TB ngunit hindi nagkaroon ng sintomas, tinatawag natin yan o kinaklasify natin yan as latent TB. Ngunit kapag yung ating immune system hindi kinaya, no, hindi kaya yung paglaban dun sa bakterya, maaring kumalat yung bakterya ng TB sa lungs o sa baga at magdulot ng sintomas. Kung ganun, nagkaroon ng yung pasyente ng ubo, lagnat, pamamayat, pamamawis, siya na yung may aktibong sakit o yung active TB disease. Okay, so maganda na na-differentiate niyo po yung latent sa active TB. Now, ito po yung isang question ko, no? Kapag po ba, kunyari, latent TB po ang meron ng isang pasyente, okay, kaya po ba niya itong maihawa? Kung baga, kunyari, ma-transmit niya po ba ito? Considering na wala naman siyang sintomas, Doktora? Good question yan. So, pero bago ko yan sagutin, gusto ko munang ipaliwanag ng maayos. Ano bang ibig sabihin ng latent o yung latent TB?
o paano matatawag ang isang pasyente na merong latent TB infection. Ang ibig sabihin ng latent TB infection, sila yung walang clinical na sintomas. So wala silang ubo, wala silang lagnat at iba pa. Pero sila ay nagkaroon ng reaction doon sa tinatawag natin na skin test. O siguro naman familiar yung iba dito, yung tuberculin skin test, TPD, mantle test. Yun yung iba sa mga tawag doon. O kaya yung IGRA or interferon gamma release assay. Kapag yung pasyente nagkaroon ng positive na result sa mga test na banggit ko, ibig sabihin, nakilala na ng katawan nila yung TB. Siguro nagka-TB sila dati o meron silang nakasalamuhan na may TB tapos yung kanilang immune system na gawa ng paraan na malabanan yung TB. Kumbaga na-recognize o nakilala na ng immune system nila yung TB. Kumbaga parang yung TB na ito natulog lang doon sa katawan ng tao at hindi pa siya nagdudulot ng aktibong sakit. Dahil dito, ang taong may latent TB infection, hindi nakakahawa. Kasi nabanggit natin kanina, di ba, yung TB nakahawa siya kapag merong, kapag umubo, yung may mga sintomas na ubo, bumahing, at merong aktibong sakit. Kapag ikaw may latent TB, maganda yung immune system mo, hindi ka makakapagkalat ng infectious na bacteria ng TB. Okay, pero how about sa treatment po? Same po ba ang management ng latent TB sa active TB? Hindi, magkaiba siya. Yung latent TB kasi no, depende. Hindi lahat ginagamot natin. So, meron lang dito sa Pilipinas, meron lang tayo mga specific group of person na tinitreat natin or binibigyan natin ng TB preventive therapy. So, sino-sino yung mga yon? So, yung mga bata na mga less than 5 na mataas yung exposure nila sa aktibong sakit. Kunyari, meron silang kamag-anak, meron silang kasama sa bahay na nakakasalamuhan nila na merong aktibong sakit ng TB. Ayan, pwede natin silang bigyan ng preventive therapy. Isa pa, yung mga kasama sa bahay din ng mga may aktibong sakit. Yung mga taong mababa ang immune system tulad ng mga persons living with HIV, pwede sila maging eligible o kwalipikado para sa TB preventive therapy. Dito sa Pilipinas, ang binibigay natin ay 6 months na isoniazid. Okay, so naku, nabuksan nyo yung ano, no, yung sa treatment na binibigay. Usually, di ba, ang gobyerno natin, napakaganda ng ang DOH. Yes. Napakaganda ng support system niya, no, sa ating mga TB cases. Naku, pero tayo pupunta po dyan maya-maya, no, doktora. Ngayon naman po ay, dahil alam na po natin, di ba, dapat yung mga tandaan natin tungkol sa latent TB. Sa susunod naman po na bahagi ng ating programa ay pag-uusapan natin ang tungkol sa active TB. Still, of course, with Dr. Krystle Bliss Fetalvero o Doc Bugs. Please stay with us dahil magbabalik po ang Doctors on TV. Everyone, nagbabalik po ang Doctors on TV at sa ating pong pagbabalik, ano, natutunan natin kanina na ang tuberculosis ay airborne kaya pwedeng tamaan ito ang kahit sino, kahit saan. Pero there are TB cases that are latent wherein TB bacteria can live in the body without making you sick. Ibig sabihin po nito, kahit makalanghap ka ng TB bacteria, nalalabanan po ito ng katawan and the body is able to stop them from growing. Pero ito yung next question natin kay Doktora, no? Doktora, sino naman po yung karaniwang nagdi-develop ng active TB? Okay, so for those, yung mga sino ba yung mga at risk, kumbaga, o yung mas mataas ang tsansa na magkaroon ng active TB disease? Naalala natin, sabi natin kanina, yung active TB nangyayari kapag humihina yung resistensya natin at kapag hindi na kinakaya ng mga cells na patayin at i-contain yung mikrobyo. Ilan sa mga sakit na nakakapagpahina ng immune system yung HIV. Isa pa doon yung diabetes, pwede rin yung mga tao may kidney disease, mga may malnutrition at saka yung mga nagkaroon or naka-experience na ng organ transplant. Yung mga bata din o kaya yung mga sobrang tanda at risk din sila sa pagkakaroon ng TB dahil mababa nga or mababa pa yung kanilang immune system. Ganon din yung mga close contact, yung mga kasama sa bahay, kasama sa trabaho ng taong may aktibong sakit. Sila-sila yung mga mas mataas yung tsansa ng pagkakaroon ng active TB disease.
Okay, sige doktora, ito na-mention niyo po sino mga at high risk po no of contracting active TB. Doktora, kung kunyari may nakasama ka pala, say for example, may nakasama ka and then symptomatic nga yung nakasama mo, the moment na ma-expose ka and say, then mababa kunyari yung immune system nitong isang individual at nakuha niya, usually ganong katagal po yung incubation period o yung dapat intayan para malaman mo kung naku, talagang nahawa pala ako, ganong katagal po yun, doktora? Ah, yung incubation kasi ng TB, no, medyo matagal siya. Sila yung TB maliit siya, mabagal siyang tumubo. So, minsan, kapag okay yung immune system, matagal siya, no, inaabot ng taon bago siya magiging aktibong sakit. Pero pag yung sinabi nyo na mababa yung immune system, hindi siya mako-contain, mabilis lang, no, baka linggo o buwan, depende po sa status ng immune system natin bago lumabas yung mga sintomas ng TB. Oh, so it really varies po, no? Depende. Yes, oo. No, sa itong host, itong Mycobacterium tuberculosis, no? Na bacteria. And bukod po sa ubo, ano pa po yung isang kalimitang kasama din, doktora? Kasama doon, sa ubo, merong lagnat, namamayat, namamawis din sa gabi. O kaya pagkahapo. Meron ding iba na nagkakaroon sila ng pag-ubo na may kasamang dugo. Okay, so the moment na lumabas na po yung mga signs and symptoms, ano po dapat gawin kaagad? No? What needs to be done kapag nakaranas na po ng sintomas ng TB? Yes, of course, kung meron tayong sintomas ng TB tulad yung typical na ubo na tumatagal na mahigit 2 linggo, hindi maipaliwanag na lagnat, hindi maipaliwanag na pangangayat, at saka yung pamamawi sa gabi, maaari tayong pumunta sa mga malapit na barangay health center. Maganda ang support ng ating gobyerno sa pagsugpo at paglaban sa TB. At marami tayong trained na mga health workers para dito. Punta po kayo sa mga barangay health center upang masuri ng ating mga doktor kung ito nga ba ay TB o ibang dahilan ng inyong pag-ubo. Okay, so doktora, no, actually nabuksan na natin yung tungkol sa treatment, pero iniisip ko baka may mga curious din po ng mga viewers, no. Usually 'di ba kasi nakikita yan usually sa chest x-ray, hindi ho ba? And then, pero tama ba ako na ang nire-require po ng mga LGU po, no, ng mga health centers po, no, would be yung nagagawa pa rin po yung sa sputum exam, doktora, no, yung nangongolek po ng plema 3 days tuloy-tuloy, no. And kapag nag-positive po, yan po yung naka-enroll na sila sa mga health center. And narinig din natin kasi sa mga ibang location po na malalayo, no, kasi usually para ma-monitor kasi di ba ang hirap ang inuman, 6 na buwan, tama doktora, no, Doc Bugs? Oh, actually depende pa yun kung anong klaseng bakterya ng TB yung pumunta sa kanila, no, kung sensitibo ba dun sa mga pangunahing gamot o kaya yung resistant na dun sa mga pangunahing gamot. Pero yes, typically, yung mga drug sensitive o yung mga sensitibo sa pangunahing gamot, 6 months yung tinatagal ng kanilang gamutan. Isipin, hindi tama nga, napag-usapan natin sa suporta ng DOH, no? Di ba parang everyday they make it a point na nakakainom ang mga TB cases, no, ng kanilang mga gamot, no? In the event na malayo, usually may ina-assign pa silang mga midwives, parang pinupuntahan ang mga pasyente para mapainom araw-araw. At usually yeah, dapat yung napipirmahan nila kung talagang nakainom ang mga pasyente, ang mga cases dun sa isang particular na lugar na iyon, no? Mm-hmm. And then after that, minomonitor din nila ulit kung ito ay kumbaga successful po ang treatment, tama ba doktora? Yes, totoo. May iba't ibang methods, no, para masigurado natin na talagang naiinom ng isang pasyente yung kanilang mga gamot dahil nga matagal, araw-araw, at saka medyo madami yung kailangan inumin na tableta. Papasalamat tayo sa ating mga health workers na gumagawa nito. Pwede rin naman po yung mga kasama sa bahay. Minsan humihingi na rin tayo ng suporta, no, ng kung meron sa bahay na magiging assigned na treatment partner ng pasyente para sila din yung makatulong sa pasyente sa pag-inom ng gamot araw-araw. Oh, and talagang hats off tayo sa mga health workers na talagang tumutulong sa ating mga kababayan na may mga TB, ano po. And hindi pa nga rin natatapos, diba, usually after po ng treatment, meron din po kasi diba mga nakainom tapos hindi natapos ang gamutan. And then may mga pinapatest pa yata na mga tinatawag na gene expert po, no, doktora, para makita tatablan ba sila nitong pagkung mag-uumpisa sila ng panibagong gamutan. So, itong mga detalye po na ito ay pwede niyo pong malaman sa ating mga health centers po, no. At katulad na na-mention natin kanina, ito ay programa ng ating gobyerno, ng Department of Health, no. Kung kaya
kumbaga kailangan lang natin magkaroon tayo ng ano, ng determination na magamot ang ating impeksyon, no? Pero sa gamutan po, ito po ay libre ibinibigay ng ating gobyerno. Okay, and ako doktora, ito sa susunod naman na bahagi ng ating programa, ipag-uusapan po natin ang association between tuberculosis and COVID-19. And of course, ang mga paraan po para makaiwas sa TB disease. Kaya wag po kayong bibitiw dahil magbabalik po ang Doctors on TV. Hi everyone, you're still watching Doctors on TV, of course with our guest physician Dr. Krystle Bliss Fetalvero, who's been sharing important tuberculosis facts with us, no? And before we continue, we'd like to remind everyone, if you have a cough for 2 weeks or more, or if you have other symptoms like fever and weight loss, please get tested for TB and then complete the full course of treatment in order to avoid more serious TB complications. And speaking of which, Dr. Krystle, ito po ang next nating katanungan. Ano po ang pwedeng mangyari kapag hindi nagamot ang TB disease? Common yan, no? Yung iba kasi parang ayaw magamot. Kasi also yung stigma din, di ba, ng pagkakaroon ng TB disease dito sa Pilipinas. Hindi siya maganda kapag nagkakaroon ng TB. Eh yung iba, ayaw magpagamot, ayaw pumunta. So basically yung TB, no, ang gusto niya talaga yung mga mahahangin na lugar. So sa katawan natin, yung pinaka tinatamaan is yung ating lungs o yung ating baga. Kapag ganun, nagkaroon siya, napumunta na siya sa ating baga, no, minsan yung kapag hindi po nagagamot kaagad, nagkakaroon ng tubig sa baga, maraming mga pasyente nagre-reklamo ng ganyan na nagkakaroon ng tubig ng yung baga, nagagasgas yung baga natin gawa nung infection ng TB. Sa mga taong malala na yung kanilang tuberculosis, no, hindi lang ubo yung mga sintomas nila, hirap huminga. Minsan po nagkakaroon ng respiratory failure o kaya kinakailangan na nila na magkaroon ng mga invasive measures para lang makahinga. Which is, syempre po, fatal po yung kapag umabot na po sa part na yun. So, yun yung gusto nating tigilan. Kaya dapat po talaga maggamot na po sa tuberculosis once po ma-diagnose. Oo, naku, doktora, tama ka dyan, no? Actually, nabuksan mo yung tungkol sa stigma. Siguro tama na kaya, I mean, mahirap din naman talagang uminom daily ng gamot, no? Like, kunyari, sabi mo nga kanina, maikli na yung 6 months. Isa case-to-case basis, pwedeng mas mahaba, hindi ho ba? Yes. But more than that, dapat takot tayo na yung mga dumating yung mga complications. Kasi once the complications have set in, eh talaga din namang gagamutin pa rin naman siya. Babalik pa rin naman on. And kaya lang, mahirap po, pagka-complication na po ito, mas mahirap na pong gamutin dahil may mga kaakibat na pong ibang problema, no? And more than sa stigma, kanina nabuksan natin yung support ang ibinibigay ng DOH, di ba, doktora? Gusto ko rin, ano, batiin, of course, and pasalamatan yung mga, kasi ang DepEd, no, ang Department of Education, okay, kasi I'm very familiar with it kasi maganda rin yung kanilang mga health program, yung mga health and nutrition section nila. Kasi ang aking ina, no, ay, if I may mention, nung siya'y nabubuhay noon, nakapagtrabaho siya dito more than 40 years, okay? So, and okay, my husband also sa DepEd, no? And talagang nakatutok pala ang mga ano, ang medical division, okay, ng DepEd, no? So, of course, they make sure na ang mga public school employees ay talaga ng mga free from TB. Kasi alam natin, syempre, may exposure din ng mga bata. And katulad ng ginagawa sa DOH, libre po ang gamutan. Libre din po dito, no? Okay? Kaya talagang dahil diyan talagang pinasasalamatan natin ng mga ating mga health workers, no, kung saan man sektor, no, na may kinalaman sa pagkontrol ng mga TB cases dito sa ating bansa. And of course, ito, no, sa ating next question, posible po ba ang relapse or reinfection of TB kahit natapos na po ang treatment, doktora? Syempre, common 'yon, no, yung relapse. Kaya nga kami pag sa program, pag kunyari tapos na yung pasyente sa gamutan na naka-assign sa kanya, kung 6 months man 'yan or yung mas matatagal na gamutan na umaabot ng 18 months, no, after nilang matapos 'yon, kailangan pa rin nilang bumalik sa amin, no, for follow-up para po ma-monitor kung magkakaroon sila ng recurrence. Number one pa rin na sanhi, no, kahit na nagamot ng TB, yung pagkakaroon ng resistance, no. Usually yung mga nagkakaroon ng resistance, sila yung mga hindi nakatapos ng pag-inom ng gamot. Isa pa doon, yung mga smokers, yung mga nagyoyosi, ayan, yung mga naninigarilyo, mas common sa kanila yung pagkakaroon ulit ng TB kahit na natapos pa nila yung gamutan. Isa pa doon, yun ulit, yung mga tao mabababa yung kanilang immune system, mga HIV patients natin, yung mga people living with HIV, dahil bumababa yung mga cells nila na
lumalaban sa infeksyon ng TB. Ilan pa sa mga nakakapagpataas no ng risk na pagkakaroon ng TB ulit o TB recurrence, yung gumagamit ng droga o ibang substance, yung ibang may iba pang sakit sa baga, yung mga may COPD. O kaya yung mga tao na meron sila dati na x-ray na cavitary dun sa kanilang x-ray, yun, mataas din yung chance na umulit yung TB nila. Okay. Doktora, nasabi niyo yung mga ano po no, yung causes ng ang tawag dito ng TB recurrence. Okay. Doktora, may mga incidences po ba na say for example, nag-recur po at ginamo tapos may resistance kahit na mas matagal po eh hindi pa rin po talaga nagkakaroon ng ano full how do I say that? Full treatment, okay, of TB po. Yung sa mga resistance kasi pag nagkaroon, 'di ba, yung nabanggit niyo po kanina yung dun sa gene expert. O yung sa kanila, yung nagkaroon sila ng resistance sa rifampicin, so mabebelong sila dun sa mga drug resistant na classification ng TB, which is matagal yung gamutan, 5 to 7 na klase ng gamot, minsan tumatagal ng 9 to 18 months, tapos marami yung gamot, mga 15 to 20 siguro na tableta yun, depende kasi siya sa timbang. Kahit natapos na nila yun, kahit na dun sa huling bahagi ng kanilang pag-inom ng gamot, nag-negative yung kanilang culture at saka nag-negative din yung kanilang smear, yun kasi yung ating basihan para masabi natin na cured ang taong naggamot sa TB. Pwede pa rin of course magkaroon ng reinfection, no? Lalo na kapag constant yung exposure nila sa taong may tuberculosis, no? Mas mataas yung risk actually ng mga taong nagkaroon na ng TB sa pagkakaroon ng recurrence kaysa dun sa mga wala pang TB. So yes, posible pa rin talaga. Kaya talagang dapat talaga no matapos yung full course of treatment, no? Important and, siya. Worth mentioning as well na ma-identify kung kanino ba siya nasama, baka mamaya from dun sa family, another family member, no? So para at least all together maggamutan na sila para mapigilan ang recurrence. Okay? Yeah. Doktora, no, maano naman tayo kasi 'di ba panahon ng pandemya, 'di ba? And usually same ang presentation. Not so exactly kasi mas matagal ang incubation period ng TB as compared to COVID-19. However, ang symptoms po ay respiratory pa rin. Okay? So tell us more about the association between tuberculosis and COVID-19. Okay, so yun, tama ka nga. Yung main na transmission nila, pareho, almost the same, no, respiratory droplets na suspended sa air or nakikita sa hangin. Tapos pareho sila ang main target nila, baga. Yung symptoms nila, almost the same, pero yung doon sa COVID-19, yung mga nakaranas na ng COVID-19, meron silang kasama na nawawalan ng panlasa, nawawalan ng pang-amoy, sumasakit yung mga kasukasuan, parang flu-like symptoms. Hindi siya ganun ka-common sa tuberculosis. Oo, kaya yun yung pinagkakaiba nila. Also, yung sanhi no, ng COVID-19 at TB magkaiba. Yung COVID-19 virus ang sanhi niya, sa tuberculosis naman bacteria. Ang COVID-19 din, mas maikli yung kanyang incubation period o period kung saan lalabas na yung sintomas after ng exposure, mabilis siya. Usually, after 5 days ng exposure, lalabas na yung sintomas. Whereas sa TB, minsan tumatagal siya ng taon, no? Bago maging aktibo yung sakit. Yun yung mga pagkakaiba nila. Pero kahit may mga pagkakaiba sila, hindi rin naman imposible na hindi maging sabay o magkaroon ng co-infection yung tao ng sabay na TB at saka COVID. So, kung hindi ako nagkakamali, COVID-TB yung tawag ng medical community doon. So pag ganun yung nangyari, syempre, sabay natin silang gagamutin. Although yes, malaki nga yung burden nun sa pasyente dahil nga marami yung kailangang inumin na gamot. Pero kasi mas mataas yung risk no, na mahirapan yung baga natin o yung immune system na labanan yung parehong sakit. Kaya kailangan natin ding supuin yung parehong sakit. Okay, so to make the long story short, mas severe of course yung COVID, okay, ng isang taong may TB na. Okay. Siyempre sabay ang gamutan nito at of course, yung possibility of incurring complications po mas mataas, no? Okay, so may complication. So in effect, dapat talaga prevent natin magkaroon ng tuberculosis na lang, doktora, no? Yes, totoo. Itong mga komplikasyon na ito o kung hindi tayo yung tipong iinom ng araw-araw for such a long time, di ba? So, we just have to prevent having tuberculosis. And how can we do that, Doktora?
Okay, so na-establish na natin, no, yung tuberculosis, nakakalat siya sa hangin, lumalabas siya sa katawan ng taong may aktibong sakit sa pamagitan ng pagbahing, pag-ubo. So yung mga prevention natin directed sa ganun. So number one, syempre siguraduhin maayos ang ventilasyon. Sa mga bahay natin, buksan natin ang bintana, buksan natin ang pinto para tuloy-tuloy yung movement ng hangin. Kapag merong tuberculosis, no, na aktibo o dun pa sa stage ng sakit na nakakahawa pa kahit nagagamutan na, magsusuot ng face mask. Ganun din sa mga tao na at risk, no, yung mga may mababang immune system, sila yung mas mataas yung chance na magkaroon ng tuberculosis. So, ini-encourage natin sila na magsuot ng face mask. Well, common naman sa atin ngayon since nandito pa rin tayo sa time ng pandemic na mag-face mask. So, check naman yun para sa lahat. Also, panatilihing malinis ang kapaligiran. So, maghugas ng kamay araw-araw, yun yung importante doon. Kumain ng masusustansyang pagkain para magkaroon ng proteksyon sa kahit anong sakit, dahil hindi lang TB. Meron din tayong bakuna, no, para doon sa TB na directed po sa TB ng utak o yung TB meningitis, yung tinatawag natin na BCG. Usually naman ho, kasama naman na ho yun sa programa ng gobyerno na lahat ng sanggol nakaka-receive po ng BCG vaccine pagkapanganak. Meron din akong gustong i-share, no, yung sundin natin yung ubokabularyo. Ayan, so ubokabularyo. Letter U, umubo at bumahing gamit ang panyo or tissue. M, magtakip ng ilong at bibig kapag umuubo o may bumabahing na malapit sa inyo. U, ugaliin nasa tamang lugar at paparaan ang pagdura, no? Wag dumura sa kalsada. Gumamit ng tissue o papel at itapon ito sa basurahan. B, bigyan halaga ang paghugas ng kamay matapos umubo at bumahing. At O, okay lang gamitin ang manggas o kaya loob ng damit kapag upo-ubo o bumabahing kung walang panyo o tissue. Ayan, okay. Thank you very much, Doktora. No, marami tayong natutunan. No, salamat po sa inyong mga naibahagi. No? And of course, malaking tulong ito, I'm sure, sa mga viewers po natin na may mga kasamang may TB o kaya kahit na tayo ay healthy po, no, magandang very knowledgeable tayo sa iba't ibang mga sakit para malaman natin kung paano po tayo hindi magkakaroon ng ganitong kondisyon. And thank you very much again, Doktora Krystle Fetalvero. Saan po pwedeng makipag-ugnayan ng mga gustong kumonsulta po sa inyo? Ayan, so meron po akong Series MD account. You can find me at Krystle Bliss Fetalvero, SeriesMD/KrystleBlissFetalvero. Ayan, and baka you have something to announce or you have any contact number to give us para sa mga gusto kayong mahanap. Okay, so I'm available as a family resident physician po in Calamba Medical Center. Technically, we're still not open, no, for OPD consult as family medicine resident, but you can see me there po also. But I'm more available po sa aking Serious MD account, so I prefer po na doon na lang po kayo kumonsulta for ease of access para po mas marami tayong ma-reach. And thank you very much again, Doctora. And we're looking forward to having you back here in the program. Ano po? And maraming salamat po ulit sa inyo. And of course, sa atin po mga viewers, maraming salamat po sa palagi ninyong panonood ng Doctors on TV. Sana po ay marami po kayong natutunan sa pagtutok nyo sa amin. But of course, before we end, we'd like to thank our partners and sponsors. We're thanking Mestiza Soaps. No? Mestiza Soaps are made with natural ingredients and a combination of vegetable and fruit extracts, which can also be used by children and pregnant women. Good news is that these beauty products are vegan and cruelty-free. So for inquiries and orders, you may contact 0969-1754-231 hanggang 33 o kaya ang kanilang pong landline 8824-5217 and 8813-0320. Pinasasalamatan din po natin ang Organic Acai. Support your health with a 100% organic superfood supplement, Organic Acai Premium Blend, and Acai Freeze-Dried Capsules, rich in powerful antioxidants, fiber, amino acids,
acids, vitamin C, omega fats, and other essential nutrients that our body needs to help build stronger immunity against illnesses and help increase your energy. Organic azaí is available in all Mercury drugstores and other leading drugstores and supermarkets nationwide. Meron din po silang organic azaí berry na pang hot chocolate and for coffee. And of course, salamat din po sa ating partner, ang DepEd Santa Rosa, sa pakikiisa po sa ating adikain na maibahagi ang kaalamang pangkalusugan. Thanks as well to Clinica Figura. And for inquiries and appointments, you may contact 0917-317-7272. And binabati po natin si Eden Carabat Sarmiento and si Felipe Barba. And of course, Nanay, I miss you so much. And Tatay, no, Dr. Celerina Barba and Renato Barba, I love you both. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Sara Barba Cabodil. Let's make it a habit to learn about good health. Only here at Doctors on TV.